malakidlat sa bilis ng mga kombinasyon. Malalakas at mga solidong patama. Galawang maaaring ihalin tulad sa pambansang kamao. Ito ay iilan lamang sa mga tinataglay na arsenal ni Herlan Gomez, also known as the Kitman. May impresibong 8 knockout out of 11 win. Ranked number 91 sa world bantamweight. Ranked number 13 sa Pilipinas. Ang heavy puncher orthodox fighter na ito ay handa nang sagupain ang malalakas na mandirigma sa kanyang division. Matapos ang unang masalimuot na pagkatalo kontra sa isang Thai fighter na si Yutapong Tungdi. Ginawa itong inspirasyon ni Herlan upang paghasayan pa mga susunod na laban. Nagtala agad ito ng 6 na sunod-sunod na knockout win. February 22, 2023 nabigyan si Herlan ng pagkakataon na lumaban para sa isang title fight ang Asian Boxing Federation kontra sa isang veteranong Thai fighter na si Wichia Felicao. Si Felicao ay may record na 64 na win, 28 via knockout at 24 loss. Sa round 2 ay isang right jab sa katawan ang natikman ni Felicao dahilan upang mapaupo ito. เต็มครับอาจารย์วรพุฒิเรียนขาวนับเลยครับโอ้ดูครับทำหน้าตามเข้าใส่เลยครับเพลินโกเมสครับบอกว่าท้องไม่ต่อยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมขอหน้าแบบจัดจ้านนั่นแหละครับโอ้โหทุกขวาครับปัดขวาแน่นมาแล้วครับปัดชุดครับโอ้ครับ Pagtayo nito, sinunod naman ni Herlan ang ulo ng kalaban. โดนหน้าเต็มๆครับไม่ได้โดนท้องเลยครับน่ากลัวครับเพลินโกเมสปล่อยกดลงมานี่ทําได้ดีครับแลกรับตัวกันอ่ะดูครับใครดีใครอยู่ครับใครอึดกว่าใครทนกว่าเอ้าโอ้โหโดนครับปัดกันเต็มครับแต่ร่วงไม่ร่วงครับต้องปัดฟ้าเลยครับโอ้ต้องทิ้งตัวครับโดนเยอะจริงๆครับชุดนี้สะ round 3nagmiss tulang punch ang bag na lamang si Felicao โอ้เลือดกำเดาทะลักเลยครับว่าเฮอร์ลันโกเมสจะเร่งปิดเกมเลยหรือเปล่าครับโอ้โหบวกปัดครับ1-2โดนแล้วก็มีผู้ฝ่ายผู้ฟาบครับ41ปีนะวันนี้ครับโดนปัดขวามีเซกนะครับโอ้โหดูครับหมดยกสักก่อนครับโอ้มาโอ้โห1-2ครับกระเด็นเลยครับปิกมี่โอ้ไหวไม่ไหวครับโดนเลยครับปัดขวาโอ้ร่วงลงไปครับเรียบร้อยครับSa round 4, muling bumagsak si Felicao. Kaya naman tinihil na ng third man in the ring ang laban. Nakuha ni Herlan Gomez ang una niyang minor belt ang Asian Boxing Federation Bantamweight title.
Pagkalipas ng isang buwan, bumalik si Herlan ng Thailand upang depensahan ang kanyang titulo laban sa veteranong fighter na si Fasano Chimsantem. Si Fasano ay may record na 47 na panalo, 10 talo at 2 draw. His right and landing that left hand of his, just like that. Oh! Sa round 2, napatuwad si Fasano nang matikman nito ang lakas ng mga kamao ni Herlan. Super quick. Look like that was to the body, and I don't think Fasano is going to make the count and get up. It looks like he's really struggling to here. Oh, he is. A referee said carry on straight away. Herlan coming in again. Shots to the body from Herlan and uppercut to the head. Big right uppercut. Pagtayo nito, isang namang malakas na uppercut sa ulo ang tumama dito at paupo itong bumagsak. Fasano is down again for a second time. Is he gonna make the count this time? And here we go. One more knockdown and that is it. And Herlan's got 10 seconds to pile on the pressure. And he's... At maswerte itong nailigtas ng bell. And there we go. Uppercuts. Isang malinis na kanan ang naipatama ni Herlan, dahilan upang mag-wiggle-wiggle si Fasano. Dahil dito, nakakita ng magandang pagkakataon si Herlan para tapusin na ang laban. Makalipas ang 2 buwan, May 25, 2023, dedepensahan ni Herlan ang kanyang titulo notre kay Jack Pan Sangtong ng Thailand. Sa round 2, nang mapansin ni Herlan na may katigasan ang mukha ni Jack Pan ay nag-iba ito ng gameplay. Target naman ito ang katawan ni Jack Pan. Isang kaliwat kanan na uppercut punch ang pinakawalan ni Herlan dahilan upang mamilipit sa sakit si Jack Pan at hindi na maituloy ang laban. Paglipas ng 3 buwan, ginulat naman ni Herlan ang bansang Dubai nang pabagsakin niya ang Indian fighter na si Vikash Dahiya. Inakala ni Vikash na kaya niya sabayan ang lakas ni Herlan kaya naman nakipagsantukan ito. Ngunit ilang minuto pa lang ang lumipas sa round 1 nang tamaan si Vikash ng isang liver punch mula kay Herlan. Lukot ang mukha nito. Matapos itong bilangan ng referee, tinanong siya kung kaya pa niya lumaban subalit umayaw na si Vikash. Paglipas ng 1 buwan, September 2023, bumalik ng Thailand si Herlan Gomez. Dahil nabigyan nito ng panibagong opportunity para lumaban sa panibagong title fight kontra kay Comrich Nantapetch. Si Comrich Nantapetch ay may mataas na record na 25 knockout, 32 win at 8 ang talo. Nakalaban na rin ito ang iilan sa mga the best fighter ng Pilipinas katulad ni na Albert Pagara, Froilan Seluder at Donnie Knights. Kaya naman isang malaking pagsubok ito para kay Herlan Gomez. Gomez taking on a veteran in 40 fights in Comrich Nantapetch. Comrich 32 wins and 8 defeats in his 40 fight boxing career. Herlan coming off a round 1 KO victory. Overhand right there from Herlan and that took Comrich off balance. And again Herlan putting on the pressure, again landing the right hand, an uppercut. Right uppercut here from Herlan. Another thundering right hand from Herlan connects. Nasapul ni Herlan ang mukha ni Comrich ng isang malakas na uppercut.
Concrete is on the canvas, no surprise. We've got 30 seconds left in the round. It looks like Concrete is gonna survive. Nagawa pang makatayo ni Concrete. Subalit. Here we go again, double hooks here from Hurling. Right uppercut there and... Isang right uppercut naman ang pinatikim ni Herlan. Patihayang bumagsak si Comrade habang nakaangat ng ulo. Binaygo ni Herlan ang mga fans ng TIE Fighter sapagkat ang inaasahan ng mga audience na magandang laban na ipapakita ni Comrade ay nauwi lamang sa first round knockout. Ano pong masasabi ninyo sa performance ni Herlan? Pwede na kaya itong ay laban sa mga Mexican fighter? O kaya ay sa US? Kung nagustuhan mo ang ating video, iwanan mo naman ako ng like at subscribe. Maraming salamat po!